So ang araw po na ito ay very extra special day para sa akin. Kasi last February 1, that's Friday, 2019, ay eksakto na 10 taon ng paglilingkod ko officially as leading pastor ng Baliwag Bible Christian Church. Purihin po ang Panginoon. Nandiyan ba yung picture? Yan. So, ibig sabihin, 10 taon na po mahigit itong suot ko ngayon. Nahukay ko lang sa aming baul. And so, I'm celebrating the 10 years. Hindi lang as a personal milestone. Ito po ay celebration natin as a whole church. We are celebrating God's work in our church. So, nung Friday, ay meron akong mga nakaplano na gawin kasi 10th anniversary. So sa umaga, madaling araw pa lang, nagsimula ako na magsulat ng pinagpapasalamat ko sa Panginoon. 10 biyaya ng Diyos sa akin throughout that 10 years. Siguro ilan sa inyo nabasa sa Facebook. Hindi po yon part ng 10-year challenge ng Facebook. And then, so nagawa ko yon. And then, I'm also planning na sumulat ng reflection na 10 dangers of pastoral ministry. Na nasimulan ko lang, pero hindi ko naman na ituloy. Then, nakaplano ako na mag-work sa aking sermon na for some reason, ayon sa plano ng Diyos, ay hindi ko nagalaw nung Friday. So, ito po ay mainit-init pa ngayon. And sa hapon, I'll be leading a prayer meeting na hindi ko rin nagawa. Na kinakisa pa ko si Pastor Marlon, ikaw muna mag-take charge sa prayer meeting. Na siya din yung nag-lead sa service sa burol ng tatay ni Mina after that. So meron ako mga nakaplanong gawin, pero iba yung plano ng Diyos. Kasi that morning, nabalitaan namin yung nangyari na aksidente. Kina JC at Joselette. So, after lunch, to give them assistance, ay pumunta kami mag-asawa sa Bulacan Medical Center. And then, hanggang gabi na kami doon just to assist them kung ano yung kailangan nila. And then, nakahabol lang kami doon sa service doon sa patay. So, meron akong mga nakaplano na gawin. Pero, syempre, sa ministry, lalo na sa pastoral ministry, ang plano ng Diyos ang nasusunod. And this is ministry. This is the work of God. Meron akong time na kailangan ilaan to study the Word. Merong time na kailangan na lumabas para ibahagi ang salita na yon, especially to those who are suffering. There's a time to study. There's a time to give counsel sa iba and pastoral care. May mga time na we celebrate yung goodness ng Panginoon, like nung Friday na yun. There's a time to grieve and cry with those who are suffering. And this ministry, hindi lang pastoral ministry. At ang pinakamahalaga dito, ma-realize natin na this is God's work. Dahil ito ay God's work, hindi plano ko, hindi plano mo, kundi plano ng Diyos ang nasusunod. And that's also the same thing na nakita natin dun sa story natin. So kung babalikan natin yung Ezra chapters 1 to 2, yung iba sa inyo, wala dito last week, okay lang yun, pero let's just have a review. Every Sunday, let's have a review kung ano yung napag-aralan natin nung nakaraan. Now, let's just ask 3 questions dun sa story na yon. Ano yung drama dun sa story? Ano yung doctrine dun sa chapters 1 to 2? At ano yung may kinalaman sa discipleship natin? How will you answer? Madaling sagutin yung una. Ano yung drama? Ano yung story? Ano yung kwento? Yung kwento, after 70 years nila sa exile, finally, nakabalik na sila dun sa lupain nila. After 70 years of exile sa Babylon. And ano yung doctrine? Ano yung theology? Ano yung tinuturo nito sa atin tungkol sa Panginoon? Na meron tayong Diyos na He is sovereign over all. Na kahit na puso ng hari ay kaya niyang ibaling para masunod yung kanyang kalooban. And yung puso ng mga tao na siyempre, hindi ganun kadali sa kanila yung bumalik dun sa nakasanayan nila, pabalik sa lupain nila. Ang Diyos din yung kumilos
sa puso nila. And we have a God who is faithful to His promises. Kung ano yung pinangako niya, yon yung tutuparin niya. Kung ano yung layunin niya, gagawa siya ng lahat ng paraan para ma-fulfill yung kanyang promises. And because we are in Christ, ito yung discipleship. Anong kinalaman nito sa buhay natin? Anong kinalaman nito sa Christian life natin? If we are in Christ, we belong to God's people. Sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo, we are fully restored. We returned. Nagbalik loob tayo sa Diyos. And because we are in Christ, we are part of God's people. Ibig sabihin, yung ginagawa natin sa buhay, dapat in line doon sa mga purposes niya. And we can trust God's power, we can rely on God's provision para magawa lahat ng ipinapagawa niya sa atin. Yun yung napag-alala natin last week. Naalala pa ninyo? So, pinapaalala ko sa inyo ngayon. And so, dahil yung, there's a good start. They are celebrating yung kanilang muling pagbabalik. We are celebrating yung 10 years of my pastoral ministry sa church. We need to celebrate that. Pero kailangan nating ma-realize na marami pang kailangang gawin. Marami na tayong narating, marami na tayong nagawa sa ministeryo, pero the work is not yet done. Ganun din sa buhay ng mga Israelita. Bumalik na sila sa lupain nila, pero nagsisimula pa lang yung gawain. So, when you look at yung first 7 verses na binasa po natin kanina, makita po natin doon sa verse 1, after some time, nakasettle na sila pagbalik sa Judah. So, 7 months yung nakalipas. Yung 7th month kasi sa calendar nila ay para sa celebration ng Day of Atonement at yung Feast of Booths or Tabernacle. Nakasulat yon sa Leviticus chapter 23. At pareho yon na celebration na inaalala nila nung time na pinalaya sila ng Diyos from Egypt. Like what we're doing sa Lord's Supper, inaalala natin yung ginawa ng Panginoon sa atin nung siya'y namatay sa krus para sa atin. So, we have here sa story, parang siyang second Exodus. Pinalaya ulit sila ng Diyos doon sa pagkakalipin. So, nagpapatuloy yung pagkwento ng pagliligtas sa kanila ng Diyos. Kaya nga, when you look at verse 1, ang description sa kanila, children of Israel. Konektado sila doon sa mga ninuno nila, lalong-lalo na kay Abraham, Isaac, Jacob, na pinangakuan ng Diyos na magiging isang lahi na pagpapalain ng Diyos. And nakakonekta din ito, lalo na yung ginagawa nilang celebrations, sa kay Moises, na tinawag na man of God dito sa verse 2. So, if you look at verse 1, tingnan niyo yung verse 1. Sabi doon, nagtipon silang lahat sa Jerusalem ng may pagkakaisa. Nakasettle na sila sa iba't ibang lugar. Pero yung dumating yung 7th month, nag-gather sila sa Jerusalem. And sa English, nakalagay as one man. As one man. So, nandun yung unity nila na we have to celebrate. We have to worship God na nagkakaisa. Diba sabi sa isang awit, oh, how good and how pleasant it is when brothers and sisters dwell together in unity. Diba, ang ganda na makita. Diba, ang saya na makita na tayong lahat ay nagkakaisa sa pagsamba sa Panginoon. That's just walang joy na pwede mong ikumpara sa panahon ng mga anak ng Diyos ay nagtitipon sa pagsamba. Kaso dito sa story, wala pa yung temple. And it will take some time para magawa yung temple. Hindi ganun kadali. Hindi instant ay magkakaroon sila ng temple. Kaya sa verses 2 to 6, gumawa muna sila ng altar. Pinangunahan sila ni Joshua, the high priest, at iba pang mga priests, mga Levites, and then si Zerubbabel. Yun yung kanilang parang governor or mayor during that time. And then, nung nagawa na yung altar, ginamit nila yung para maghandog sa Panginoon. When you look at verses 3 to 4, naghandog sila ng daily burnt offerings. Meron sa umaga, meron sa hapon. Meron ding regular burnt offerings. So, araw-araw ito. Tapos, merong offerings for the new moon. Meron ding mga free will offerings na galing sa mga tao. That's verse 5.
tingnan ninyo, they did not just go back to the land. Hindi lang sila bumalik doon sa lupa. They were going back to the purpose bakit sila nilikha at iniligtas ng Diyos. They were going back to worship God in the land. At ang pagsamba sa Diyos ang dapat nasa sentro ng buhay ng mga anak ng Diyos. The worship of God is central to the life of the people of God. Ulitin ko, the worship of God is central to the life of the people of God. Ito dapat yung priority natin. Wala na ibang dapat mas higit pa na tayong pinapahalagana kaysa sa pagsamba sa Diyos. Pero hindi lang basta pagsamba. Hindi lang basta, okay, naka-attend ako ng Sunday, okay, nakakanta ako, okay, naka-join ako ng gathering, but worship according to the Word of God. Worship according to the Word of God. Tingnan niyo yung ginawa nila. Yung ginawa nilang paghahandog, when you look at verse 2, as it is written in the law of Moses, the man of God. Ayon sa nakasulat yung ginawa nila. Verse 4. Tingnan niyo yung verse 4. Yung celebration nila ng Feast of Booths or Feast of Tabernacles. Yung sineselebrate nila yung naggawa lang sila ng tolda dun sa wilderness na pansamantala nilang tiniran. Yun ay ayon din sa nakasulat. Pati yung mga, sa verse 5, pati yung mga feast, mga appointed feast. Ibig sabihin, ang Diyos ang nagsabi sa kautosan ni Moises na ito dapat yung mga celebrate ninyo na feast. So, ano yung start pa lang ng story. We can learn a lot about worship. Na yung pagsamba sa Diyos ay dapat ayon sa salita ng Diyos. Ang pagsamba sa Diyos ay dapat ayon sa gusto ng Diyos, hindi sa preferences ng tao. Ayon dapat sa instruction or direction na nanggagaling sa Diyos, hindi sa tradition o sa denominational distinctives ng isang church. Hindi rin ito a matter of convenience. So tingin ninyo, madali sa kanila at that time to worship the Lord? No. Parang nga silang dayuhan ulit sa kanilang sariling bayan. Kasi may mga tao na nakatira doon eh. Meron ng mga hindi mga Israelita na nakatira doon. At yung mga naiwan doon ng mga Israelites o mga taga-Juda, nahaluan na sila ng ibang mga lahi. You remember the Samaritans? Nung panahon ng mga Assyrians? So, ganun yung nangyari. So, nandun yung fear nila na takot sila doon sa mga tao na nandoon at sa nakapaligid sa kanila. Pero, nahadlangan ba yung fears nila, yung pagsamba nila sa Panginoon? Ginawa ba nilang excuse yung hirap ng buhay nila, yung mga problema na naranasan nila, or yung difficulties, or yung adjustments na kailangan nilang gawin bago sila sumamba sa Panginoon? No. Tingnan ninyo sa verse 4. Verse 3. Sabi sa verse 3, they set the altar for fear was on them because of the people. So sa Tagalog nakalagay, kahit na takot sila sa mga tao, sumamba pa rin sila. So may sense na they overcome anumang hindrance para sumamba sa Panginoon. Pero when you look at the original translation, its translation sa ESV sabi, for fear was on them. Gumawa sila ng altar, sumamba sila sa Diyos kasi natatakot sila. So anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, they worship God not just in spite of their fears, they worship God because of their fears. Sa halip na gawin nating excuse yung sitwasyon natin sa buhay, yung kalagayan natin sa buhay, let's find it as another motivation to worship the Lord. The more you suffer, the more difficult life becomes, the more you need to make the worship of God central in your life. Hanggat umihirap ang buhay, mas lalong dapat mong gawing prioridad ang pagsamba sa Panginoon. So that's why we worship not according to our convenience, but according to the Word of God. So yung worship, according to the Word of God. Yung worship must also be in response to the work of God. Worship must also be in response to the work of God. Yung sineselebrate nilang Feast of Booths. Dapat ito sineselebrate month 7, day 15. Okay, month 7,
day 15. Yun yung nakalagay sa Leviticus 23, verse 33. Para ano? Inaalala nila yung kasaysayan ng ginawa ng Diyos para sa kanila. This is a response ng work ni God, hindi lang sa kanila during that time, kundi pati sa mga ninuno nila, hundreds of years ang nakalipas. And then sabi din sa Leviticus 23:26, yung Feast of Booths, month 7, day 15. Naalala ninyo? Pero 5 days before that, month 7, day 10, dapat i-celebrate nila yung pinaka-importanting feast. Annual feast. The Day of Atonement. Kaso, walang binanggit dito na sinelebrate nila. Maybe, kasi wala pa yung temple. May problema pa. Meron pang kailangan gawin. Pero ang mainam sa kanila, hindi nila inintay na, okay, intayin muna natin na may patayo yung templo bago tayo sumamba sa Panginoon. The worship of God is more important than the temple or the building or the structure. Verse 6, kahit hindi pa nasisimulan ang muling pagkapatayo ng templo ng Panginoon, nagsimula na mga Israelita sa pag-aalay ng mga handog na sinusunog. E di alam nila kailangan ipatayo yung templo. So anong ginawa nila? Verse 7, nagbigay sila ng pera para masimulan na maipatayo yung templo. Para makabili sila, makakuha sila ng mga gamit na magagaling pa sa ibang bansa para sa pagpapatayo ng templo. Kasama sa worship, hindi lang yung pag-upo sa loob ng simbahan, but also participation, lalo na sa may kinalaman sa pagbibigay. And last week, we approved our budget for 2019. And we pray na makapag-raise tayo every month ng more than 160,000. Na kailangan natin to work para maging priority yung mission sa iglesia. And it's an opportunity na makabahagi tayo doon. Meron din tayong Gospel Ambition Partnership. We raise funds para sa mission at church planting. And we also can be a part of that. E meron din tayong renovation project. Mamaya po magkakaroon ng leaders meeting after lunch. Just look at yung renovation project, yung cost. And then, let's see kung paano po tayo makapagtulong-tulong doon. Pero, huwag niyo isipin na itong Esther and Maya ay sinadya ko na gawing sermon series para sa renovation project. Just raise funds para sa ating project. No. Whether we have a project or not, there's something in my heart. I feel very heavy, yung heavy burden to preach through Ezra and Nehemiah. It's for building the people of God. So, it's not about money. It's not about the building. It's not about yung project natin this year. It's about the work of God. Para maging central, para maging number one priority yung worship sa buhay natin, meron tayong work na gagawin. Meron tayong work na gagawin. Ayaw natin nakakarinig ng work. Lalo na kapag Sunday, it's a day of rest. Pero meron tayong work na gagawin. Tulad ng mga Uso. So let's move on. Doon tayo sa verses 8 to 13. Makita natin sa part ng story na to, yung preparations for rebuilding the temple. Sumasamba na ulit sila sa Panginoon, and then that's good. Pero kailangan ipatayo yung templo. Meron pang work na kailangan gawin. And it will take a great work. A great effort para maipatayo. Okay, so year 2, month 2, after 5 months, nung nagsimula na ulit sila na sumamba sa Panginoon, nung naitayo na gawa na yung altar, sinimulan ang pagpapatayo ng templo. Good? Good or not good? Okay, good? Good. Okay, kasi nasimulan na ipatayo yung templo. Pero parang merong nagbabadya na problema. Parang merong mangyayari na challenges. Pwedeng magsimula na maganda. You can start well. Pero yung more important question for us and for them, will you be able to finish well? Mahalaga to kasi it's not just about working. Sabi sa verse 8,
yung work nila is work of the house of the Lord. This is about worship. Hindi lang to para matapos yung proyekto, kundi papuring sa pangalan ng Panginoon ang nakasalalay sa proyektong ito. Kaya nga nung mailatag yung pundasyon ng templo, di ba, parang groundbreaking ceremony pa lang, foundation pa lang, nagsisimula pa lang na magbuhos para sa pundasyon. Naggayak na yung mga pare, naggayak na yung mga Levites, nagbihis na sila, ginayak na yung mga musicians, nilabas na yung mga instrumento nila, mga trumpets, mga cymbals, para ano, to praise the Lord. Nagsisimula pa lang yung work. They're already praising the Lord. Katulad na nakita natin kanina, worship is central in the life of the people of God. At para magkaroon ng reformation in the way we worship, we must recover biblical worship. Hindi yung kung ano yung preferences ng tao. Kung hindi na yung pinag-uusapan, anong instrumento gusto ninyo? Anong style yung gusto ninyo? Anong music or genre yung gusto ninyo? Ano yung preferred ng mga tao? Mag-survey tayo, no? Hindi na natin kailangang pagtalunan yung mga bagay na yon, kung ano yung in, kung ano yung ginagawa ng iba. Yung worship natin must be according to the Word of God. Ganito rin makita natin, verse 10. Tingnan yung verse 10. Yung ginawa nila na preparation sa pagsamba ayon sa direksyon ni David na hari ng Israel. Sinulat yun ni David, nakasulat yun sa 1 Chronicles chapter 6, verse 31, 16, 4-6, 25, 1-2. So para maging central yung pagsamba, dapat maging central yung salita ng Diyos. Dapat para maging priority natin ang pagsamba sa Panginoon, dapat maging priority natin ang salita ng Panginoon. Nung binanggit si David, ikinokonekta itong pagtatayo ng ikalawang templo doon sa una kung saan si David ang gumawa ng mga preparations bago ipatayo ng kanyang anak na si Solomon yung templo. Dati noon, preparations pa lang, nag-aawitan na sila. There's really a great multitude of people praising the Lord. So ganun din yung nangyayari dito. Ano yung inaawit nila? Tingnan niyo yung verse 11. Ano yung kinakanta nila? They sang responsively. Hindi lang yung mga nasa harap yung maawit. Lahat sila umaawit. Anong inaawit nila? For the Lord, for His good, for His steadfast love endures forever. The Lord is good. His steadfast love endures forever. Ito rin yung song na itinuro ni David sa 1 Chronicles 16. Yung mas mahabang version, makikita natin sa 1 Chronicles 16. And sabi sa verse 35, when you look at 1 Chronicles 16, sabi sa verse 35, pagkatapos itong song, for the Lord is good, His love endures forever, ito yung sasabihin ng mga tao, save us, O God of our salvation, and gather and deliver us from among the nations, that we may give thanks to your holy name and glory in your praise. Sumagot ba ang Diyos sa prayers nila? Yes. Tinupad ba ng Diyos yung mga promises niya? Yes. By His great power, iniligtas sila ng Diyos. So yung kinakanta nila, hindi lang ito answer sa question na ano yung inaawit nila. Ito rin yung answer sa question na bakit sila umaawit ng papuri sa Panginoon. Umaawit sila ng papuri sa Panginoon, for He is good and His steadfast love endures forever. Steadfast love. Sa Hebrew, hesed. O sa ibang translation, loyal love. Or sa iba, unfailing love. Or most literally, covenant faithfulness ng Panginoon. So meron tayong Diyos, tulad ng Diyos ng Israel, na His love never fails, never gives up, never runs out on us. Ito yung forever na love na nasa atin because of the Lord Jesus Christ. So, kung ganito magmahal ang Diyos, if we have a great God, and He has a great love for us, at pinakita niya yung kanyang great power in saving us, nung pinadala niya ang Panginoong Jesucristo to die for us, anong klaseng pagsamba ang ibibigay natin sa Kanya? Anong ginawa ng mga tao? Verse 11, all the people
shouted with a great shout. All the people shouted with a great shout. Great worship for a great God with a great love for His people. Wala nang ibang klase ng pagsamba na nararapat para sa Diyos. Nagsisimula pa lang sila. Grabe na yung pagsamba nila sa Panginoon. Paano pa kaya kapag matapos yung templo? Last Sunday, nandun kami sa monthly, at least ngayon, monthly na worship gathering sa church planting natin sa Plaridel. Nagsisimula pa lang. And Jesus here, yung sila na umaawit sa Panginoon, Jesus, thank you. Jesus, thank you. How much more? Kapag dumating yung time na this year, maybe later this year, ay talagang magtuloy-tuloy na na mabuo natin yung church zone at magpatuloy sila sa pagsamba sa Panginoon and proclaiming the praises of God among the people dun sa lugar nila. Di mas lalo pa yung pagsamba na rapat para sa Panginoon. Dapat lang na ibigay todo yung pagsamba natin sa Panginoon. Because we have greater reasons to praise the Lord kaysa dito sa mga Hudyo na nandito sa story natin. Bakit? Tingnan niyo yung verses 12 to 13. Tingnan niyo yung verses 12 to 13. Mayroong mga tao na talagang sumisigaw. They're shouting for joy sa pagse-celebrate nila ng ginawa ng Panginoon. Pero mayroon ding mga tao na sumisigaw, pero ang sigaw nila ay ano, umiiyak sila. Ito yung mga matatanda. Kung kayo nasa time nila, anong, hindi ko alam, anong sasabihin nyo, kung kayo ay mga millennials, tapos masayang-masaya kayo, talagang nga nagsasayawan, tapos meron din sa isang part, nakita ninyo yung inyong mga seniors, umahagol-gol sa iyak. Napang, ano ba to? Ang KJ naman nila, saya-saya eh, tapos sila umiiyak. Bakit sila umiiyak? Hindi dahil KJ sila, hindi dahil, ano sila, nega, kung mag-isip, or pessimistic. No, bakit? Kasi, nung bata sila, nakita nila na nakatayo yung unang templo. At nung nakita nila yung pundasyon ng bagong ginagawang templo, sa pundasyon pa lang makikita mo na yung templong muling itinatayo ay higit na maliit kung ikukumpara dun sa templo na pinatayo ni Solomon. This is not just about the size of the building. This is about yung longing nila for the glory of the Lord. Ito yung longing nila na sana maibalik sa panahon namin noon. And that's a good longing na pinapakita sa atin na kahit na maitayo yung templo, yung ikalawang templo, kahit na matapos yun, makita nila and they're celebrating, hindi pa fulfilled yung restoration purpose ni God para sa kanila. Bakit? After a few years, yung templo na ito na itatayo nila, wawasakin din. And then sa time ni Herod, during the Roman Empire, itatayo ulit yung templo na yun. It will take a lot of years para maitayo yon with all the expansion projects. At yon yung templo na naroon sa panahon ni Jesus tsaka yung mga disciples niya. Ang tawag doon, Herod's Temple. Yung first temple, ang tawag, Solomon's Temple. Yung pangalawa, ang tawag, Zerubbabel's Temple. Kasi siya yung nag-supervise ng pagkapagawa. Yung pangatlo, ang tawag, Herod's Temple. You remember yung story sa John chapter 2? Sa John chapter 2, nakita ni Jesus na yung mga tao nagtitinda doon sa templo at ginagawang palengke, yung bahay ng Panginoon. Tapos pinalayan sila ni Jesus. Tapos sinabi, huwag niyong gagawin itong my father's house as a house of trade. Tapos naalala ng mga disciples niya, yung nakasulat sa isa sa mga awit tungkol kay Jesus, zeal for your house has consumed me. And then nagtanong yung mga tao, anong sign yung gagawin mo para may pakita mo na meron kang karapatang gawin yung ginawa mo dito sa templo? Sabi ni Jesus, okay, destroy this temple and in 3 days, I will raise it up. Sabi ng mga tao, ano ka? 46 years nga yung pinagawa ni Herodes, tapos 3 araw mo lang gagawin? Pero hindi nila naintindihan
ay yung tinutukoy ni Jesus ng templo ay yung kanyang katawan. Jesus is the true and better temple. Bakit? Dahil kay Jesus, sa katawan ni Jesus, nananahan ang presensya at gloria ng Panginoon. John chapter 1, verse 14, "And the Word was made flesh and dwelt among us." Yung Feast of Booths, yung dwelling, yung tabernacle, yun yun. Si Jesus yung fulfillment nun. And then, yung burnt offerings na ginagawa nila, di ba, paulit-ulit, araw-araw. Meron sa umaga, meron sa hapon, araw-araw, may Day of Atonement, sangkatutak na mga tupa yung kinakatay para mapatawad yung kasalanan nila. Yun ay hindi sapat para talaga mapatawad sila at maibalik yung relasyon nila sa Panginoon. It will take the sacrifice of one man, and He's more than a man. He's the Lord Jesus Christ. Na nung namatay siya sa krus, yung kanyang katawan ay parang tupa na kinatay para tayo ay iligtas. Lahat ng sasampalataya kay Kristo, we will be restored back to God. Tayo ay mailalapit sa Panginoon. Makakalapit tayo sa Diyos. We can now worship God in spirit and truth because of what Jesus Christ has done on the cross for us. That's why we shout for joy kapag nagse-celebrate tayo sa worship. Kaya masaya tayo, kaya nagpupuri tayo sa Panginoon. For He is good, His steadfast love endures forever. And yung cross, yung puweba, na ganyan magmahal ang Diyos para sa atin. And we are in Christ. We are now God's temple. You are God's temple. Huwag niyo isipin na pagka pinag-usapan natin yung temple sa story, pwede natin i-apply yan sa renovation project ng church building. No! It's about the renovation project ng templo. Ano yung templo? Ikaw yung templo. At ang Diyos is in the business of restoring the image of God in you. God is in the business of restoring yung relationship na nasira dahil sa kasalanan. At yan yung ginagawa ng Diyos. We are God's temple. We can now worship God in spirit and truth. Ayon sa salita ng Diyos, in response to His Word. And we will proclaim sa lahat ng mga tao yung ginawa ng Panginoong sa Kristo. That's why we sing. Pag sinabi natin, "Hallelujah to the Lamb," we look forward dun sa araw na lahat ng lahi, lahat ng wika, lahat ng tribo ay makakarinig ng salita ng Panginoon and they will bow down sa paanan ng Panginoong Jesucristo and sila din, they will worship the Lord together with us. At sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, lahat ng wika, lahat ng tribo, lahat ng lahi, they will be gathered in front of Jesus, the Lamb. And we will sing, "Hallelujah to the Lamb." And the whole earth will be filled with the glory of the Lord. Yung whole earth magiging templo ng Panginoon because the presence of God will be among His people. Fully, finally, completely, perfectly, forever. His steadfast love endures forever. Pero, bago mangyari yun. So we're looking ahead. Mukhang malayo na, dating na natin sa story. Bago mangyari yun, we need to do God's work. And as God's people do God's work, we expect challenges. We expect opposition. Ano nangyari sa verse 13? Di ba nagsisigawan sila? So narinig yung mga tao sa malayo. Ang dami nila na yun eh. Nagsisigawan sila. So nakating sa mga tao yung balita na ipinapatayo ulit yung templo. And then when you look at chapter 4, ganito yung nangyari. Sa chapter 4, good beginning, pero wala pang happy ending sa chapter 4. Narinig yung kanilang sigaw sa malayo. May mga ibang lahi. Meron ding mga Israelites na nahaluan ng ibang lahi. And then sa verse 1, ang tawag sa kanila ay mga kaaway ng mga taga-Judah at Benjamin. Adversaries, enemies. Kaya pagdating sa verse 2, nakipag-usap sila sa mga leader. Sabi nila, punta sila. Nakita nila yung project. Sabi nila, tutulungan namin kayo na may patayo yung templo. Kasi sumasamba din naman kami sa Panginoon, tulad ninyo na sumasamba din sa Panginoon.
Eh, alam ni Zerubbabel yung nasa isip nila. Alam niya na, hindi naman talaga ito sumasamba sa Panginoon eh. Matagal na nga sila na nandun eh. Hindi lang naman si Yahweh sinasamba nila. Siguro maraming iba't ibang Diyos yung kanilang sinasamba. So, ayaw nila na mahaluan ng iba yung puro na pagsamba sa Panginoon. So, sabi ni Zerubbabel sa kanila, no, this is God's work at wala kayong bahagi dito. Hindi dahil masungit siya. Kasungit naman itong leader na to, hindi sila pinapasali. But they know kung ano yung intention nila. You are not part of this work. So, anong ginawa nila in response? Kaya pinahina ang loob at tinakot ang mga taong dati nang nakatira sa lupaing yon. Verse 4 na to. Verse 4, tika niyo. Discouraged sila, tinakot sila, para hindi may pagpatuloy ang pagpapagawa nila ng templo. Sinuhulan nila yung mga opisyal ng gobyerno ng Persia para salungatin ang mga plano ng mga tao sa Juda. Patuloy nila itong ginawa mula ng panahon ni Cyrus na hari ng Persia hanggang sa panahon ni Darius na siya yung hari ng Persia. So kung titingnan niyo itong table na to, papakita ko sa inyo. Just take a look sa verses 1 to 5 hanggang verse 24. Ang tinutukoy diyan ay si Cyrus. So nahinto yung pagpapagawa mula sa panahon ni Cyrus hanggang sa unang taon ni Darius, king of Persia. Verse 24. Sabi sa verse 24, di ba yung tactic nila? Diniscourage sila, tinakot. Sige, hindi nyo kaya yan. Simula lang yan. Hindi nyo magagawa yan. O kaya, wala kayo. Pagka ginawa nyo yan, lagot kayo. Natakot sila. Na-discourage sila. So ano sabi sa verse 24? So dulo na tayo. Verse 24. Kaya natigil ang pagkapatayo ng templo ng Diyos sa Jerusalem hanggang sa ikalawang taon ng paghahari ni Darius sa Persia. So ibig sabihin, kung nagsimula sila siguro 536 BC hanggang, then nasimulan ulit sa 522, so maybe 15 years na nakatenga, 15 years na nakatiwangwang yung pagpapagawa sa templo. Sa halip na humingi sila ng tulong at magtiwala sa Diyos na all-powerful, they gave in sa discouragement and fear. Hindi lang isang beses lang nangyari. Kaya merong, ito yung tinatawag na interlude, verses 6 hanggang 23, merong nakasingit sa verse 5 at verse 24. Nakita ninyo? Hindi ito part ng story na nangyayari dito sa chapter na to. Ito yung nangyari, mangyayari pa sa susunod na panahon. Sa verse 6, ang tinukoy ay panahon ni Ahasuerus or Xerxes. If you read the book of Esther, siya yung king during the time of Queen Esther. Sinabi sa verse 6 na sumulat sila, mga kaaway na naman nila, sumulat at nagbigay ng mga wrong accusations, mga paratang sa mga Hudyo. Isang verse lang yon. Pero mas detalyado yung verses 7 to 23. Ito naman yung anak ni Xerxes na si Artaxerxes. 464 to 423 BC. So, dun sa verses 7 to 23, mas detailed yung account doon. Sumulat na naman sila, yung mga kaaway ng hari. Pero hindi na temple yung case, yung problem dito. Kasi naipatayo na yung temple. Ito na during the time of Nehemiah. Pag-aaralan natin ito sa Nehemiah. Meron daw four threats sa empire. Sumulat sila kay Artaxerxes. Yung una, verse 13. Nako, hindi na magbabayad ang mga Bisyan. Kapag naipatayo yung, ano na, walls of Jerusalem na, yung pinag-uusapan dito. Verse 14, nako, mapapahiya ka, mahal na hari, kapag nangyari yan. Verse 15, mula noon pa, rebelde na sila. Sa tingin mo ba, hindi sila mag-rebelde sa iyo ngayon? Verse 16, mawawalan ka, mahal na hari, ng control sa lupain nila. Nakinig naman yung hari. Masunurin doon sa mga sumulat. So verses 17 to 23, naglabas yung hari ng decree na itigil ninyo yung pagtatayo ng pader sa Jerusalem. Ibang-iba, you remember? So chapter 1, verse 1, naglabas ng decree si King Cyrus na ipatayo ang templo. Sa panahon ni Artaxerxes,
ipatigil ang pagtatayo ng padera. So bakit ito nandito? Tingnan niyo yung verse 23. Na-receive nila yung sulat, dali-dali silang pinuntahan yung mga nagtatayo ng pader, at by force, verse 23, by force and power made them cease. Sa pilitan silang pinatigil. What's the point? Bakit nakasingit yung story na to? Hindi lang ito isang beses nangyari sa kanila. Ito ay historic, systemic na oppression sa mga anak ng Diyos. When God's people are doing God's work, may kokontra. Siguradong may kokontra. Ganun yung nangyari sa temple. Pero yung question sa kanila, yung question sa atin, kung pinapatigil ka, titigil ka ba? Kung pinapahinto ka, hihinto ka ba? Kung tinatakot ka, matatakot ka ba? Kung dinidiscourage ka, magpapadiscourage ka ba? Ganun yung nangyari sa kanila. So, anong sinasabi sa atin ng Panginoon? Just try to summarize everything. Yung worship of God must be central in the life of the people of God. At yung worship na yon dapat ay ayon sa Word of God. Yon ay dapat in response to the work of God. And dahil ang daming umaagaw ng attention natin to make worship yung priority, we must do yung work to make the worship of God central sa buhay natin, sa family natin, sa church natin. And when we are busy doing the work of God, we expect to be at war sa mga forces at work around us na nag-o-oppose ng gawain ng Panginoon. Ika-clarify ko lang. Just to clarify, baka mayroon kayong mga naiisip na tao na ito mga opposition. If you know ang story ng church, may mga nawala ng mga members even before ako naging pastor, may mga umalis ng mga leaders. Pero wag na wag ninyong iisipin na sila ay mga kaaway. They are brothers and sisters, not adversaries. May mga conflicts na nangyari. May mga conflicts na hindi na-resolve. At nalulungkot tayo kapag nangyari yung mga bagay na yun. But they are still part of God's people. Kailangan malinaw yon. So, sino yung mga kaaway? Sino yung kaaway natin? Si Satanas na hindi tumitigil para sirain ang relasyon natin sa Diyos at ilayo tayo sa Kanya. Ang mundo na ginagalawan natin at ang sistema sa mundong ito na talagang hinahatak tayo palayo sa Diyos. And our worst enemy is inside our hearts. Yung kasalanan sa puso natin na at war against God, na ako ang masusunod, kalooban ko masusunod, pangarap ko masusunod, yung layunin ko ang masusunod, hindi ang Diyos. At yung tatlo na yon ay nagsasabwatan para ano? Against us, against God's work in our lives. Our enemies are unceasing, unrelenting. Hindi sila humihinto hanggat hindi ka napapahinto. So yung question, will you stop because of discouragement and fear? Or will you continue with strength and faith and much prayer? Anong ginawa ng mga kalaban nila sa verse 23? Sa time ni Nehemiah, by force, they made them cease. By force and power. Bah, 16 years. 15 years na nakatenga, nakatiwangwang yung pagpapagawa sa templo. Bakit hindi sila nag-pray? Bakit hindi sila tumawag sa Panginoon and ask a higher power? Hindi ba kaya ng Diyos baguhin yung puso ni Artaxerxes, ni Xerxes, ni Ahasuerus, ni King Darius tulad ng ginawa niya kay King Cyrus? Lumiit ba yung pagtingin nila sa magagawa ng Diyos? And they gave in dun sa fear? Lumiit ba yung tingin nila dun sa faithfulness ni God?
Nasisiguraduhin niya na matatapos kung ano yung gusto niya na matapos. Hindi ko alam. Meron sa inyo, maaari siguro, tumigil kayo. Maybe you're here, pero you stop fighting for your intimacy with God? Or huminto ka na gumawa para sumamba sa Panginoon, maglingkod sa Panginoon, ipangaral ang salita ng Diyos sa iba? Maybe you stopped. Pero yung good news sa atin, meron tayong Diyos na kailanman ay hindi tumitigil sa paggawa sa buhay natin, sa pamilya natin, at sa iglesia natin, hanggat hindi natatapos yung kanyang layunin para sa atin. Our God never stops working for us. Hindi niya hahayaang nakatiwangwang ang gawaing ipinagkatiwala niya para sa atin. Hanggat hindi yung pagsamba sa Kanya, hanggat hindi yung salita Niya, hanggat hindi yung mga gawa Niya ang nangingibabaw sa buhay mo. So if God never stops His work for you, bakit ka titigil sa paggawa ng ipinapagawa ng Diyos? Why not join Him in what He's doing? There's no greater joy than worshiping God and doing the works of God. There's no greater joy than worshiping God and doing the works of God. Huwag kang hihinto. Tulad ng Panginoong Jesus, sabi niya, "My food is to do the will of Him who sent me and to accomplish His work." To finish His work. Finish His work. Let's pray.